Good morning! Biyahe tayo. Today, four wheels tayo kasi maulan. Hindi makapag-motor. Ngayon, pupunta tayo ng Royal Enfield Bacoor. At na-invite tayo ng owner, si Sir Glenn, para umatid ng first aid training. Ano ba ang mga gagawin natin pagka may maaksidente, makita tayo na ka-rider natin or kasamahan natin na maaksidente, ano ba ang first aid na kailangan natin gawin para bago dumating ang tulong, alam natin kung ano ang gagawin. At papakita ko na rin sa inyo yung loob ng showroom ng Royal Enfield para makita nyo kung ano ba yung mga motor na meron sila doon, yung price list, tsaka kung pwede bang mag-test ride. Tara, samahan nyo ako. Royal Enfield is an Indian multinational motorcycle manufacturing company headquartered in Chennai, Tamil Nadu, India. The Royal Enfield brand, including its original English heritage, is the oldest global motorcycle brand in continuous production. The company operates manufacturing plants in Chennai in India. The first Royal Enfield motorcycle was built in 1901 by Enfield Cycle Company of Redditch, Worcestershire, England, which was responsible for the design and original production of the Royal Enfield Bullet, the longest-lived motorcycle design in history. Licensed from the original English Royal Enfield by the indigenous Indian Madras Motors, the company is now a subsidiary of Acer Motors Limited, an Indian automaker. Owning a Royal Enfield is not about possession or pride. It is quite simply a relationship with something magical, the kind that will see you through many happy years of riding that might even rival your marriage. Dito tayo with Sir Glenn, ang owner nitong Royal Enfield Bacoor. Sir, invite mo naman sila. Guys, hi, good afternoon. We are here at Royal Enfield Bacoor sa Altro Building, Bacoor Boulevard, Barangay Bayanan, Bacoor, Cavite. So, yes, we are open po ng Tuesdays until Sunday from 9 a.m. to 8 p.m. Sir Glenn, yung mga interested mag-test drive ng mga units nyo, pwede ba sila pumunta dito? Yes, of course. Lahat ng units available naman po tayo. May demo bikes tayo for all units, no? Available for test ride from everyday po siya, Tuesday to Sunday. Pero we encourage you na magbigay sila ng notice muna. Message us sa Royal Enfield Bacoor in Facebook para may schedule po natin sila. Pero anytime you can drop by and visit us. Okay. Thank you, Sir Glenn. Thank you, brother. Thank you.
Alamin mo muna kung okay yung environment mo. So, tingnan mo yung pasyente, kung nasa gitna siya, humingi ng assistance kung paano may stop yung traffic. Maglagay ng warning signs or any kind of medium para ma-prevent yung, para ma-warning yung mga, yung ongoing traffic na. I'm able to handle and administer first aid, no? Kung kailangan. No, hindi naman natin kailangan ipwersa na makapagbigay tayo ng first aid. Kung ano yung nalalaman lang natin na nasa safe side. Pick up and check in on the injured rider. Don't move them or let them move unless absolutely necessary. At least you and the patient will not be their neck and back will okay. So, yung pinakita kanina, kinapek parang yung steps of ABCs. Are you okay? Hello? Are you alright? So, pag kumising, that's the best scenario, gising siya. Then you can ask him if you, he can stand up, he can sit, he can move his neck or the lower or upper extremities para malaman natin kung mayroong injury ang kanyang nerve. Ang pinakamahirap, yung walang malay. No? Yun ang, so yung pagagawin, igagalong magandiyan. Hindi ka pa sure, baka mayroong palang ano, vertebral ano, injury, may fracture pala. So hindi pwede ka sa gagalawin. No? So, kung maaari talaga, kung mayroong padating na EMT, mayroong dadating na ambulance, mas maganda hintayin nyo na rin. Pero may pagkakataon talaga, may circumstances na talagang gagawin mo ng paraan mo na habang naghihintay. Yung kasama natin po naman sana, walang malay. Should we remove the helmet or the ay, sorry, oo. Yun, hindi ko natabi yung ABC. Tapos na sorry. O yun, yung, so ABCs nga, again, are you okay? Titingnan kong isang, hindi mo pwedeng basta-basta tanggalin yung helmet. Lalo na kung unconscious. Bakit? You're not sure. Baka meron kang ano, cervical ano, fracture na may need to damage nung iyong ano, brainstem going down. Yun. Tingnan mo na paralyze yung tao. So, kung hindi, so pag hindi pa rin magising, then do the ano the ABCs. Check the airway, check the breathing. So yung iba, so let's try the ABCs para sigurado tayo. So number one is yung sa ABCs natin, yung step by step, make sure that you, the victim and any bystanders are safe. So again, check the environment. Okay ba yung place na pinagtitigilan nyo to do the resuscitation or i-check mo yung patient o yung accident, okay? Then, how to wake up the patient? Kasi tayo sanay tayo, hey, hey, are you okay? Yun naman palagi natin, ano, no? Kaya, di tagalungan mo, hoy, hoy, ayos ka na. So, shake the victim gently by the shoulders and ask loudly, are you alright? Okay, sa US, ganoon. So, dito sa atin, hey, hey, are you okay? Then, pag sumagot sa lang. Pag hindi sumagot din, the next step. If there is no response, position the victim on their back with their hand on the forehead and your fingertips under the point of the chin.
So itataas nyo yung level ng AR, no? Taas lang, pero yun ay ganun-ganun, maya-maya, baka may break, baka magka-issue pa. Tataas nyo lang kasi yung breathing niya, especially kung wala lang, ano, hindi nakakahinga. Probably kasi nagkakaroon ng blockage sa nasal, minsan natutok pa nga, so igaganan nyo ng konti. Para magkaroon ng maganda yung passage ng airway. From the going out sa mouth and maging sa nasal passage. Then you check for the airway, as a breathing, kung nahihingan ka na, then the pulse, syempre. Then locally, listen to the breathing for no more than 10 seconds. A victim who is barely breathing or taking a frequent slow and noisy gasp is not breathing normally. Dati ang APCs natin, mag-release kung mag-aan ka eh, mag-aan ka natin. Ngayon, hindi na naman kailangan ito rin. Ang importante yan ay chest compression, pero mas mabilis. Ang bilang natin ngayon ay 100 to 120 compression per minute. No? Then, voluntary na yung pag ginaganan mo, automatic na yun yung lungs mo, nagsisip at nag-push out ng air. Kaya maka-automatic na yun na part na ng CPR na yun. So, yun. Magdagdag lang kayo ng 2 fingers up, then that, ano, i-compress nyo lang. So, ito yung palm nyo, ito yung i-dipin nyo dyan. So, depende kung kalibrete o kanan kayo. Kung kanan kayo, use your right, this one, naka-press dito. Then, i-ganyan ko siya, para yung pressure ng dalawa, this one and this one, naka-pressure dito directly, no? Huwag nyo naman i-trauma, dami kong case na basta na lang bumayon, fracture naman na lumabas. So, doon, ito kagalawin. So, itong gamit mo, yung palm of ganyan, pero huwag yung i-gagano mo, walang movement. Kasi ang gagamitin mo is not your, ano, i-gagano. Itong mismo, gumagano yung gamit. Then, meron siyang limit na dapat 5 cm deep lang, huwag more than 6. Pag more than 6, pakabiglang, yun, tapos. So, pwede may fracture ka na. Pero sa tunay, yung iba hindi naman dapat kabahan. Kasi yung bone naman natin, yung sternum na yan, may cartilage yan. So, talagang flexible pa rin yan. Pero huwag naman sobra. So, bakit mo ginagawa yun? Again, you're not just waking up the heart. Pati yung chest muscles, namumove mo. Kasi ang nagpapagalaw naman ng iyong lungs, paghinga, ay yung chest muscles mo. So pag ginagano mo, gumagalaw yung ribs mo, then na-trigger mo na magkaroon siya ng breathing na with your manipulation. Then maya-maya, baka magkaroon siya ng spontaneous breathing.